child. So kasama ko po siya dyan. Lagi ko po is actually siya kasama. But before ko po gawin itong, as of now, full-time. So I am a business assistant po sa isang music school. And before din po doon, so I'm sharing the word of God for 5 years. Sa Bawan, may taga-Bawan po ba dito? Batangas, ayan. So, sharing po the goodness of God in my life. So, ayun po, nakita ko po kasi sa mga kabataan na they have the hope in their hearts, in their lives. So sabi ko, Lord, why not bigyan mo naman po ako ng opportunity? Why sa sarili kong bansa ko po, mabigyan sa mga batang ito? So ito po sila. For 5 years na po yung ginagawa ko. And one day, yung nag-share po sa akin, so isang 23-year-old din pong kabataan. So dati po, ganyan din po ako. Nasyaran niya ako, then awatan po ako ng TOP sa Batangas. Sabi ko po siya, just to believe and start, so I did not doubt. Walang mawawala kung susubukan, tama? Yes. So kaso nga lang po, katulad po ng karamihan, wala po ako 16,800. Really po ba? Ano po? Pero dahil mas malaki po yung pangarap ko, ginawa ko po ng paraan. Ang ginawa ko po, nangutang po ako. Alam niyo po ba nung time na nakatayo po ako or nakalakaw po ako katulad din nyo sa pagkatan po ng training ng TEOP, sabi ko sa sarili ko, sa isip-isip ko one day, tatayo din ako sa harapan, mag-share din po ako ng story ng buhay. Yes. And I know darating po yung time, tandaan niyo po yung araw na itong first time niyo po, pagdating po ng pag naging successful din po kayo, nandito rin kayo sa harapan, magte-testimony po ng buhay niya. Okay, so yun po. So, I'm 20, actually, kaka-28 ko lang po, pero sabi ko dito, millionaire at 28. Dapat po na malino yung vision mo, di ba? So, natanda ba tayo? Yes. Yes, natanda tayo. So, ito po. Actually din po, share ko lang din po, kung bakit ko po mas ginawa ang business na to. Last year po kasi, so I am, di ba, business assistant po ako sa isang music school, 12 hours a day. Once a week, umuwi sa bahay. Walang oras sa anak. Sino po mga magulang dito? Diba? So, ang hirap po na, as a single mom, hindi mo nasusubaybayin yung anak mo. Then, natutupad yung pangarap ng mga tao na napasok po sa music school. Actually, kung kilala yung Kupitan, Beverly Cayman, ng W Copa, mga grand champion po yan. Pero sabi ko, nasusubay yung pangarap nila. Paano naman yung pangarap ko? So last September po, nag-resign po ako sa trabaho ko at ginawa ko po itong full-time. Yes. Okay? So yun po, alam niyo po ito, sabi ko dito, sobra kasing, hindi mo po kasi ako makakausap talaga eh, na tuloy mo kayo approach. Hindi po ako ganito, actually. So sabi po dito, negative people, along the way, na paggawa ko po ng business, makaka-encounter ko po nito. So negative people, criticism, actually po, even my family, against po sila sa ginagawa ko. Kasi single mom ako. Ayan po, so sabi nila, sino ba yan? Parang, ano ba yung level ng pagkatawa, di ba? Yung iba, may kilala mga abogado, ganyan. Pero alam niyo, nasa tabi ko si Iyaka, sabi ko, ayan si Atoy, may kilala na ako abogado. Di ba? Ayan, pero alam niyo po, sabi ko nga, even my family, again sila. So ginagawa ko po ito, alam nyo, nag-share po ako continuous po ng opportunity. Lagi po ako na-attend ng training. Then at the same time po, nadating po yung time, kasi single man po ako. Pupunta po ako sa mga kakausapin ko. Wala ko po masahe. So ginagawa ko po, kasi di pa may pasok yung anak ko. Sabi ko, pwede po ba ang anak ko pa nabukasan? So naglalakad po ako. Kasi mas malaki po yung pangarap ko. At alam ko po sa WCA, magagawa ko po kung magtutupad sa yung pangarap ko. So, nagtutupad ko naman yung time. Kahit galing ako na SM, sabi ko po paano natulungan ako bukas. Pero dahil meron po akong nilook forward na makuha po sa WCA, mas tinatanggap ko po yung loob ko. Ginawa ko na po siya ng tuloy-tuloy. Nag-share po ako na maging blessing din po ako sa ibang tao. Kahit na naglalakad ako daw, hindi hata. Pero ano niyo po, yung mga obstacles na yun, yun yung mas nagpatatag sa akin para gawin po yung negosyo na to. Yes. And ayun po, ano niyo po, hindi po ako bakasyonista kasi wala naman po akong perang pang bakasyon. Pero through WCA, ang dami na po namin napuntahan. Yes. Actually, last year po, nag-birthday kami ng anak ko sa hotel, di ba? Sosyal na. Sosyal na. Then, nakakapunta na rin
iba't ibang hotels through with my team. Then at the same time po nakakasave po kami at kumikita po ako through bookings. Okay, through bookings po kahit nasa bahay ka lang. So one time nga po may nag-refer lang sa akin, foreigner. So kumita ako, 13,000 pesos. Imagine that. Wow. Then may isang last, I think 2 weeks ago, may nag, kung kanina, ex nung kanyang, ano, ex nung kanyang asawa. Yung ako naman ex ng boyfriend ko. Ano, ex, ex. So sabi po, yes, nagpupuhok sa Manila to Rojas, then isa one time, nandito nga po eh, yung isa affiliate na ngayon, nagpupuhok sa akin lang may point just one day, kumita ako 7,000 pesos. Wow! Na diba? So two full time ako, dito sa Tugoy UCA, may pang gastos ako. Doon nung una, mahirap talaga, pero kung pagtsatsagaan mo lang talaga, andun makukuha mo yung gusto mo sa buhay. So I keep on sharing po, blessing the people din po through this opportunity. Ilaman ko yung negosyo ko, matin po ako ng leadership training. Then at the same time, ito po, yung mga taong nasasamahan po natin dito sa negosyo ito, sila po yung tutulong din sa'yo para gawin mo to ng tama. Okay? So atin talaga tayo ng leadership training. Ayan, sumama ka sa mga VIP tao, yung very inspiring people. Kunin mo yung mind nila. Di ba? Maging positibo ka sa buhay. Sige po. And darating yung time, di ba? Yung pangarap mo lang, nakaupo ka lang dyan. One time, ikaw na yung tatayo dito at kukuha yung pangarap mo. Okay? So last, August 15. Yes. August 15 po, 28 yan, nakuha ko po yung first and sweetest 400,000 pesos. Yes! Sabi ko nga po, hindi na po ako maglalakad pa uwi. Hindi na po, hindi ko na iisipin yung contribution fee naman ako. At hindi ko na po para i-please lalo yung family ko. Kasi sila nga po, again, sige, nakuha ko na anong mangyayari sa'yo dyan. Pero gusto kong patunayan na true WCA po may mangyayari sa buhay ko. At alam niyo po ba ang kagandahan? Affiliate po ang nanay ko. So yun lang po, and I hope po, na-inspire po kayo sana, i-share ko po sa inyo. And maraming salamat po kay Miss Amy Abaya, kay Miss Joyie, na patuloy po nag-i-inspire po sa akin na gawin ng business. Sa mga tao po na hindi po nagsawa din po, na nagpapaturo din po sa akin, ako po hands-on po sa kanila. Dahil gusto ko po, hindi lang po ito yung padamihan, pero gusto ko po na pang long last po yung gawin ng business na to. Kaya sobrang hands-on po tayo. So ito po ang kagandahan, through WCA, nakapunta na rin po tayo ng Japan! Yes! Thank you so much. And so, of course po, maraming salamat kay Sir Joven, kay Attorney Merdi, maraming salamat po. Alam niyo, tanda-tanda ako, sabi ni Sir Joven sa akin dati, Isay, huwag kang mag-alala, huwag ka na tumigil, darating yung time, ikaw naman yung mag-inspire sa mga magkita na mga nangyari sa buhay mo. Ikaw naman yung mag-inspire sa mga tao. Kaya hindi ko po nakakalimutan yun. Every time nag-uusap ko kami ni Sir Joven, sabi ko, Sir Joven, tunay po. Hindi rin po ako nag-give up dahil sa inyo na nagtiwala, sa inyo po na patuloy na support at po sa akin, sa amin. Kaya maraming salamat po. And ito po, gagawin ko po talaga. Tutulungan ko po yung mga tao po nagtiwala din sa akin at maging kayo po na nandito po sa oras na to. Panghawakan niyo na po kung ano po yung pinagdadaanan niyo sa oras na to. Nagpasa niyo po yan. It shall pass. Diba na? Maging matatag ka lang, magtiwala ka sa Panginoon. Dahil siya po yung patuloy na magagabay sa'yo sa paggawa ng business. So maraming salamat po! So I'm Miss Roman, proud to be WCA. Executive Affiliate!